kasi. Yan na yung mga files na pinabibigay ni ABL kay Sir Paul, ha? Ano to, Narcy? Kasama ba to? Ay, hindi, hindi. Nasama lang ito. Hindi, kasi kanina galing ako sa file room. Ina-archives na rin namin lahat nung ginamit naming research nung ginagawa namin yung librong Kiss to Heaven. O, akin na to. Eh, di ba si Ma'am ABL to? Ito yung time na namatay sa sunog yung bunso niyang anak. Kanta-kanta ng anak ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigay ka niya sa akin. Kaya ngayon, may bibigay ako sa iyo. Bigay ito ng lola mo, ng nanay ko. Tanda ito ng pagmamahal niya sa akin. At ngayon, ipibigay ko siya sa iyo. Yan. Yan. Anak, bagay na bagay sa iyo. Simbolo ito ng hindi natin paghihiwalay. Hindi tayo maghihiwalay, Mary, anak. Sabi ng kalsada, anak. Eh, yung mga magulang ko po. Hinanap namin, anak. Pero hindi talaga namin makita eh. Kung kailangan niyo po ng kausap,
Nandito lang po ako. Pero kung ayaw niyo po, huwag niyo na lang po ako pansinin at natahimik na po ako dito. Pero kahit ano pong mangyari, hindi ko po kayo iiwan dito, Ate Hana. Hindi ko na kasi alam yung nararamdaman ko na Nathaniel. Akala ko okay na ako. Na tanggap ko na yung sinabi sa kanila nanay at tatay. Pero ngayon gulong-gulo yung isip ko eh. Ang dami kong tanong na hindi ko alam yung mga sagot. Sino yung tunay kong mga magulang? Inapon ba nila ako? Ayaw ba nila sa akin? Tsaka bakit naman nila ginawa sa akin yun? At saka, ibig sabihin ba nito, Nathaniel, na kung ampun ako, hindi na ako tunay na kapamilya nila nanay at tatay? Ewan ko, Nathaniel. Hindi ko alam yung iisipin ko. Ang gulo-gulo ng isip ko. Parang gusto kong tumakbo. Gusto kong lumayo. Gusto kong umalis. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ate Hana, tahan na po. Kung naguguluhan po ngayon ang loob nyo at isip nyo at parang gusto nyo pong tumakbo at umalis, sige lang po. Kasi po, kahit saan po kayo magpunta, kahit kaano po kalayo, susundan ko pa din po kayo. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi ko po kayo iiwan. At sa tingin ko po, ganun din si Nanay Beth, Tatay Abner. Pati na rin po si Abby. Kahit saan po kayo magpunta, hahanapin ka po nila. Kasi po, ganun naman po yung pamilya, di po ba? Walang iwanan. Kahit anong problema, laging magkakasama. Natutunan ko po sa inyo yun, Ate Hana. Sa pamilya niyo po, yung po ang ipinaramdam niyo sa akin. Kaya yun din po ang gusto kong maramdaman ninyo, na pamilya niyo po ako. Patawarin mo kami, anak. Ay, ay. Wala naman po kayong kasalanan eh. Gulong-gulo lang po talaga yung isip ko. Ang dami ko pong tanong sa sarili ko na hindi ko alam yung mga sagot. Pero sa tingin ko po na hindi ko na po kailangan malaman yung mga sagot dito. Kasi po, kayo na po yung sagot sa mga tanong ko. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Nay. Anak, mahal na mahal ka namin. Isang bagay na konektado sa pagkatao mo, anak. Kung saan ka nagmula? Nung nakita ka namin, nakadikit pa rin yan doon sa balabal mo. Bakit niyo po binibigay sa akin to ngayon? Gusto namin malaman mo na kung sakaling gusto mo makita yung mga tunay mong magulang, hindi ka namin pipigilan, anak. Dahil karapatan mo yun, anak. At kung sakaling magdesisyon ka na gusto mo na talaga silang makita, sabihin mo lang sa akin, ako mismo tutulong sa'yo para hanapin sila.
Nathaniel. Di pa pala ako nagpapasalamat sa'yo, ha, sa ginawa mong tulong kay Hannah. Ayos lang po yun, Tay. Masaya po ako. Nagkaayos po kayo. Siya nga pala, kamusta ka na? Meron ka bang bagong misyon? O baka may maitulong ako? Katulad po ng pinag-usapan natin dati, Tay. Kailangan ko pong makaisip ng paraan kung paano sila makikinig nila Sir Paul at ni ABL. Tay, sandali lang po. May problema pa din po ba kayo ni Sir Paul at ni ABL? Akala ko po ba okay na po kayo? Hanggang ngayon po ba, naniniwala pa rin po kayo na may kinalaman sila dun sa sunog? Hindi na malaga kung ano iniisip ko, anak. Ang importante sa akin ngayon, kayong pamilya ko na magkakasama tayo. Saka sa tingin ko, kailangan ko na rin kausapin si Sir Paul para makapagpasalamat ako sa kanya. Di ba siya nag-atras ng kaso kaya hindi ako nakulong? Sama din po ako, Tay. Gusto ko rin po magpasalamat sa kanya. Kung pwede lang, Nathaniel. Pero may mga bagay pa akong lilinawin, eh. Kaya mas mabuti, ako na lang munang pupunta sa kanya mag-isa, ha? Ay, sir, sorry po, pero by appointment po si Sir Paul. Ay, sandali lang naman ako, kasi magpapasalamat lang ako sa kanya. Eh, yun na nga ho, sir, eh. Kahit anong agenda nyo, eh, by appointment po siya, eh. Sandali lang naman, baka andyan siya. Ay, hindi sige mo na. Pwede, sir. Sir Paul! Nagalit po sa akin si Sir Paul, eh, sir. Errol! Sir. Ano nangyayari? Eh, sir, nagpipilit siyang pumasok sa loob, eh. Errol, sige na. Iwan mo na kami. Sige po, sir. Miss Abner. Pasok. Welcome to my office. Please, take a seat. Mr. Abner, this is quite a surprise. Anong maitutulong namin sa inyo? Gusto ko lang magpasalamat, Sir Paul, sa pag-atras niyo nung kasong harassment laban kay ABL. Alam mo, Ms. Abner, kanimutan na natin yan. Kumbaga, sign of good faith namin yan para sa inyo. Magbubulahan pa ba tayo, Sir Paul? Kasi alam ko naman na kahit na ano, wala akong ebidensya laban sa inyo. Meron na sana, eh. Kaso lang pinahold up niyo ako. Hindi ko lang po ano sinasabi mo, pero kung... Maglalabanan pa ba tayo ng hulaan dito, Sir Paul? Pwede ba patapusin niyo muna ako? Pagkatapos ito, wala na kayo maririnig na kahit ano sa akin. Ngayon, naiintindihan ko na yung sinasabi niyo ni ABL na takbo ng mundo. Nabaliwala, kahit nakalabanin ko kayo. Na kahit na alam ko na kayo ang nagpasunog sa barangay Katarungan, kayo ang nagpasuspindi sa akin, at pati yung hold-up na nangyari. At kahit anong investigasyon ang gawin ko, alam kong dead-end na. Pero wala na akong pakialam doon, Sir Paul, dahil mas naniniwala ako sa karma. At naniniwala ako na balang araw ay makakamit niyo mag-ina ang nararapat sa inyo. Tapos na ba kayo? Tapos na. Aalis na nga ako, eh. Hello, mahal. Nasaan ka ba? Meron lang akong inasikaso. Nag-aalala kasi ako para sa'yo, eh. Hindi ba, kanina bago ka umalis, sabi mo meron ka lang dapat ayusin? Ano ba yun? Mahal, natatandaan mo nung nag-usap tayo sa ospital? Yung tungkol sa pagpupulis ko? Oo. Bakit? Naisip ko kasi, mahal, na mas importante sa akin yung pamilya ko. O, anong plano mo ngayon? Mami, ako na lang ikakwento sa'yo pag nagkita tayo, mahal, ha? O siya, sige, mag-ingat ka, ha? Sige, mahal. Mahal, I love you. Teka, kiss lang kumunda. Bye! Miss? Yung visitor's pass na iwan ko, balikan ko lang, ha?
Hello, Ma. Sige, punta na ako dyan. Dito ka lang pala eh. Ma, you won't believe what just happened. Dumaan dito si Abner. Kinausap niya ako para lang sabihin sa akin na sigurado siya tayo na sa likod na nangyaring sunog. Yung suspension niya at yung hold up. Pero wala na daw siyang pakialam doon. Dahil kahit anong gagawin niya, walang mapupuntahan ang investigasyon niya. Karma na lang daw inihintay niya. So, how did you react to that? Siyempre, wala siya nakuha sa akin. Eh baka mamaya naghihintay lang siya na may sasabihin ako. Out of anger. Good. Siya tumitigil sa investigasyon niya. Yung pananahimik niya, it was just a bluff. A bluff he didn't play too well. Kasi ngayon, alam na natin kung paano tumatakbo yung utak niya, kung ano nasa isip niya, kung anong alam niya. Pero wala siya nakuha sa akin. Exactly! Dahil kung ano man ang nabubuo sa isip niya na teorya, hanggang doon na lang yun. Because at the end of the day, it's going to be his word against ours. Wala na siya ibang makukuhang ebidensya. Well, I guess this is the end of the rope for that cop. Hindi na niya tayo masasangkot dun sa nangyaring sunog. At hindi na rin niya malalaman na tayo ang nagpasuspindi sa kanya. Just tying up loose ends, Ma. Good job, son. May tao dito kanina. Yes po. Hanapin mo si Abner Bartolome. Baka hindi pa siya nakakalabas ng building. Bantayan mo ang bawat kilos niya. He might have some information against us. Huwag mong hahayaang makarating yun sa presinto. Opo, ma'am. Si Mang Orlan. Tignan mo si Aling Gracia at mga anak niya. Parang hindi nila alam ka nang gagawin ngayong wala na yung kanilang padre di pamilya. At alam ko, pangarap mo din na makasama yung lolo tatay mo sa pader ng mga bayani. Pero mahal, pwede ka naman maging bayani sa ibang paraan eh. Hindi na malaga kung ano iniisip ko, anak. Importante sa akin ngayon, kayong pamilya ko. Naniniwala pa rin ako sa sistema ng patas natin, Emil. Makakahanap din ako ng malakas na ebidensya laban sa... What the hell? Pasensya na, mahal ko. Alam kong kaligtasan ko ng palagi niyong iniisip. Alam ko naman tama na iwan ko itong pagpupulis ko eh. At ang investigasyon na to. Gagawin ko pa rin naman yan eh. Pero may kailangan muna akong tapusin bago ang lahat. Abner. Gusto mo raw ako makakausap. Sir, yung ebidensya matagal ko nang hinahanap. Naka-record po rito yung usap ni ABL at ni Sir Paul tukos sa nangyaring sunog. Andito po lahat. Pati yung pagsuspindi sa akin. Huwag dito, Abner. Doon tayo sa opisina mag-usap. Thank you.
Mahal, oh. Ano ba pwede ko itulong sa'yo, ha? Saan ka ba nang galing, ha? Bigla ka na lang nawala. Galing kasi akong presinto. Mm. Inayos ko yung early retirement ko. Ibig mo sabihin? Mahal, marami salamat. Alam ko, malaking sakripisyo itong ginawa mo para sa amin ng mga anak mo. Mahal, alam ba, dapat dati ko pa ginawa ito. Kasi napag-isip-isip ko na konti na lang oras natin eh. Kaya dapat ilaan natin sa mga mahal natin sa buhay. Pamilya natin. Nay, may problema po ba? Wala, anak. Masaya lang ang nanay kasi may magandang balita sa inyong tatay Abner. Makinig kayo, ha? Ganito. Simula ngayon, hindi na kayo kakabahan sa akin sa kaligtasan ko pag nagtatrabaho ako. Kasi, umalis na ako sa pagiging pulis ko. Talaga po, Tay? Yay! Tay, masayang-masaya po kami sa naging desisyon niyo. Salamat, anak. Pero, Tatay Adner, paano po yung pangarap niyong ilagay yung pangalan niya sa pader ng bayani? Kasama na po yung pangalan ng lolo at tatay niyo. Sabi nga nitong mahal ko, pwede naman ako maging bayani sa ibang paraan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maibuhos ko yung oras ko sa inyo lahat. Pwede ko na kayong i-attend sa school araw-araw. Yay! Pwede na tayo magkalalo kasama si tatay araw-araw. Dapat naman. Sa wakas nakita rin kita. Hindi ka na makakawala sa akin. I'll take care of it from here. Walang kwenta talaga yung Samson na yan. I just got word from the governor. May ebidensya na raw na hawak ang hepe. Galing dun sa Abner na yon. Anong gagawin natin? Call off Samson. Wala na siya magagawa sa mga sitwasyong ganito. Halika po kayo. Ay, salamat, anak. Ay, salamat, anak. Palahin ka na dyan. Ay, yung bag ko, nalaglag. Thank you.
ang pag.